sa fenjan ko. Nangyari? Pwede bang kunin mo muna yung ginger tummy drops ko sa kotse, please? Ano? Umalis ka na, bilis mo. Jordan, walang masama sa pakikipag-usap ko kay Billy. Ba't hanggang ngayon gusto nila sumisingit sa buhay natin? Hindi naman si Billy yung issue mo dito, di ba? Ang issue mo dito yung pinagbubuntis ko. Na hindi mo matanggap si Leon talaga ang ama ng batang to. Mommy, Daddy, stop na po, please. Unfair ng buhay. Alam mo, Jordan, kung fair ang mundo, si Shaira sa akin siya dapat, hindi sa'yo. Pumunta ako dito para maging kaibigan mo. Dahil ko pa rin siya, dapat siya yung dito eh. Alam mo, mas lalo ko lang nararamdaman yung awa sa sarili ko. Kung hindi ka paglalaban ni Jordan, nandito naman ako ang paglalaban kita. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya. Pasensya rin, hindi ko rin sinasadyang maglabas ng sama ng loob sa'yo. Christy, huwag kang mag-alala. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang alagaan ka sa pagbubuntis mo sa magiging anak natin. Naiintindihan ko yung gusto mong mangyari, Leon. Walang masama doon, pero kailangan ko munang kausapin si Jordan. Asawa ko pa rin siya. Bakit ano nangyari? Parang kung magsalita ka, pinabayaan ka na niya. Wala kasi siya dito ngayon. Ngayon ayoko na magpaliwanag. Masyado pang masakit para sa akin. Sige, naiintindihan ko. Pero dun sa... tungkol dun sa pinunta mo dito, ako nang bahalang kumausap kay Jordan. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Oo naman. Pero pwede niyo ba akong tawagan? Pag manganganak ka na, para naman makita ko yung anak ko. Huwag kang mag-alala, Leon. Pagpapaalam ko kay Jordan. Salamat, Christy. Alam mo, masaya ako ngayon kasi nagkaroon na ng linaw yung bukas para sa mga katulad ko, katulad namin. Alam mo, naghahanap lang nga pala akong trabaho ngayon. Medyo mahirap. Pero pagbubutihin ko. Para sa anak ko. Para din maging karapat, dapat ako natatay sa kanya. Leon, gawin mo rin para sa sarili mo. Gawin mo rin para sa isa mong anak. Hey, Billy. Alam mo, maraming salamat sa pagdalaw mo sa kanya. Naging magulang ka sa kanya. Kabila ng lahat na nangyari sa atin. Masaya rin ako nagiging maayos na rin kayo. Tama na yan. Ano ba kasi nangyari? Kinausap mo ba si Christy? Hindi. And yet, kakaganyan ka. Nakita ko siya kasama yung tatay ng anak niya. Ano? Nakalaya na si Leon?
nabigyan ng amnesty yun eh. Mukha kang tao eh. Pero sa paningin ko, hayop pa rin siya. Saglit lang ako nawala to, nasalisihan na ako. Eh, sana nilapitan mo. Sana kinausap mo sila. Saan? Para magmukha akong tanga? Hindi na, Tol. Hindi, sige. Kung gusto niya doon sa lalaki yun, di doon siya. Lasing ka lang. Lasing ka lang kaya mo sinasabi yan. Alam mo, Tol, I hate to tell you this, pero tingin ko, ikaw rin may kasalanan nito eh. Pinagpalit mo si Christy kay Shaira. So in a way, ikaw ang dahilan kung paano nakapasok yung lalaking yun sa buhay ni Christy. Jeff, asawa ko para si Christy. Oo nga. Yun nga yung masakit, Tol eh. Asawa mo siya. Pero nasan ka? Nakakanino ka? Alam mo, napapansin ko, kanino ka ba kampi? Wala akong kinakampihan, Tol. I'm just telling the truth. Wala, hindi ko na kasi alam kung paano kita tutulungan eh. Pwede nga lang, ako na lang ang ama ng anak ni Shaira. Sa ganun, di mo na kailangang hatiin yung oras mo sa kanilang dalawa. At ikaw naman, Meldy, bakit mo basta-basta pinapasok ang lalaking yon? Mama, pilit po kasi. Anong mapilit? Ah, mahayaan mo na. Wala namang masamang intensyon o ginawa sila yon. Nadidinig mo ba ang sarili mo? Nakalimutan mo na ba kung ano ang ginawa ng lalaking yan sa'yo? Nagbabago na po si Leon, Ma. Hindi na siya yung dating nakilala ko. Pinatawad na rin siya ng gobyerno. Still! Hindi tayo nakakasiguro dyan. Magusto lang naman ni Leon maging parte ng buhay ng anak niya. Tsaka na-realize ko, Ma, kahit anong gawin ko, hindi ko na mababago ang katotohanan. Siya yung ama ng bata. Kahit papano, Ma, may karapatan siya. And you will just let him? Ha, Christy? Ma, gusto ko siyang tulungan. Everyone deserves a second chance. Ginagawa ko rin to para sa magiging anak namin.